Noong 1904 sa London, ikinuwento ni Wendy Darling sa kanyang mga nakababatang kapatid na sina John at Michael ang tungkol kay Captain Hook at ng kanyang mga pirata. Narinig siya ni Peter Pan mula sa labas ng kanilang nursery window. Hindi nasisiyahan sa mga kwento ni Wendy, pinayuhan ni Tia Millicent ang mga Darling na tumuon sa kanyang mga prospect sa hinaharap. Isang gabi, nakita ni Wendy si Peter na bumalik sa nursery upang panoorin ang kanyang pagtulog, ngunit ang kanyang anino ay nakagat ng nurse na aso ng pamilya, si Nana. Sa paaralan, natuklasan ng guro ni Wendy ang pagbuhit niya ng larawan ni Peter. Sinubukan ni Wendy na pigilan ang isang liham ng pagdidisiplina mula sa pag-abot sa kanyang ama, para lamang ipahiya siya sa publiko kapag hinabol siya ni Nana sa bangko. Hinahanap ang kanyang anino, nakipagkaibigan si Peter kay Wendy, na tinahi ito pabalik sa kanya. Inimbitahan niya si Wendy at ang kanyang mga kapatid na lalaki sa Neverland para maikwento niya ito sa kanyang gang ng Lost Boys. Gamit ang fairy dust ng Tinkerbell, lumipad ang apat sa Neverland, habang inaalerto ni Nana sina Mr. at Mrs. Darling kung ano ang nangyari. Sa Neverland, sinalakay ni Captain Hook at ng kanyang mga tauhan ng pirata ang mga bata. Naiinggit sa pagmamahal ni Peter kay Wendy, nilinlang ni Tinkerbell ang Lost Boys na barilin ang babae sa langit, na napagkakamalang ibon siya. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Wendy, naligtas ng isang acorn na ibinigay sa kanya ni Peter kanina. Pinalayas ni Peter si Tinkerbell at tinapos ang kanilang pagkakaibigan. Pumayag si Wendy sa kahilingan ng Lost Boys na maging kanilang ina, habang si Peter naman ang gumanap bilang kanilang ama. Samantala, nakatagpo ni na John at Michael sina Tiger Lily, isang Native American princess, at dinala ni Hook at ng kanyang crew ang tatlo sa Black Castle. Sina Peter, Wendy, at ang Lost Boys ang nagligtas sa kanila, habang si Hook ay hinabol ng buwaya na sumunod sa kanya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng isang pagdiriwang sa kampo ng katutubong Amerikano, ipinakita ni Peter kay Wendy ang tahanan ng mga diwata at ang dalawa ay nagsasayaw sa isang romantikong sayaw. Kabit ang mga especially iya sa pares at kinumbinsi si Tinkerbell na sa kalaunan ay pipiliin ni Peter na umalis sa Neverland para kay Wendy. Nang hilingin ni Wendy kay Peter na ipahayag ang kanyang nararamdaman, galit niyang hiniling na bumalik siya sa bahay, na ayaw maniwala na madarama niya ang pagmamahal ng hindi na kailangang lumaki. Pagkatapos ay lumipad si Peter, bumalik sa Darling Nursery at hindi matagumpay na sinubukang isara ang bukas na bintana, determinadong panatilihin si Wendy sa Neverland. Hinihimok ni Wendy ang kanyang mga kapatid na umuwi kasama niya, dahil nagsisimula na silang kalimutan ang kanilang mga magulang. Ang Lost Boys kalaunan ay nagpa siya na sumama sa kanila, sa pagkadismaya ni Peter. Nagpaalam si Wendy kay Peter, nag-iwan sa kanya ng isang tasa ng gamot na maiinom. Nang umalis si Wendy sa hideout, siya at ang iba pang mga lalaki ay nahuli ng mga tauhan ni Hook, na nilason din ang gamot ni Peter. Gayunpaman, iniinom ito ni Tinkerbell upang iligtas ang kanyang buhay. Nawasak at humihingi ng kapatawaran, paulit-ulit na ipinapahayag ni Peter ang kanyang paniniwala sa mga engkanto at telepathically umabot sa lahat ng tao sa Neverland at London upang gawin ang parehong. Binuhay nito si Tinkerbell, na tumulong kay Peter na iligtas si Wendy at palayain ang Lost Boys. Sa kasunod na pakikipaglaban sa mga pirata, pilit na ginagamit ni Hook ang alikabok ni Tinkerbell upang bigyan siya ng mga kakayahan sa paglipad. Sa panahon ng kanilang tunggalian, tinutuya ni Hook si Peter tungkol kay Wendy na gustong iwanan siya, at kung paano siya sa kalaunan ay lalaki at magpakasal sa ibang lalaki. Nang hina, nahulog si Pedro at nawala ng kakayahan. Pinayagan ni Hook si Wendy na magpaalam kay Peter bago siya patayin. Sa wakas ay ipinahayag ang kanyang pagmamahal kay Peter, hinalikan siya ni Wendy, na nagbabalik sa kanyang kaligayahan. Puno ng buhay muli, natalo ni Peter si Hook, na nilamon ng buwaya. Tinatakpan ng Jolly Roger sa fairy dust, pinalipad ni Peter si Wendy at ang mga lalaki pabalik sa London kung saan sila muling nagsama-sama kasama sina Mr. at Mrs. Darling, na kumupkop sa iba pang Lost Boys. Bahagyang, nanaligaw sa daan patungong London at dumating sa bahay ng huli, ay inampo ni Millicent habang si Mr. Darling ay nakikipagkasundo sa kanyang mga anak. Ipinangako ni Peter kay Wendy na hindi niya ito malilimutan at isang araw ay babalik siya upang bisitahin siya, bago bumalik sa Neverland kasama si Tinkerbell.
Sa kabila ng hindi na muling pagkikita ni Peter, ipinagpatuloy niya ang pagkukwento nito sa sarili niyang mga anak, at sa kanilang mga apo at iba pa.